Ayan mga kapatid, at pag-uusapan lang natin itong sumbong dyan sa may Ramon Isabela, most especially dyan sa may Barangay San Miguel na naman. Yung kapitan dyan na sinasabing may chicks daw na isang konsehala. Tapos yung konsehala pala, dati niyang kuladidong yung asawa ni konsehala. Yung kapitana, kuladidong din niya yung asawa ni konsehala dati. Sangasangang pag-ibig pala to. Sangasangang kuladidong pala to. Diba? Ito nga mga matid, at ating alamin ng basahin itong sumbong ng ating kababayan dyan sa may San Miguel. I believe that this came from taga San Miguel, Ramon Isabela, na kung saan ito yung sumbong niya. Sabi dito, hello, good day po. Sabi niya rito, hello, good day po, Sir BT. Pa-shoutout nga po sa asawa ng kapitan namin ng Barangay San Miguel, Ramon. Napakayabang niya po. Sinasabing wala daw po kaming kailangan sa kanya. Thanks po, sir. Wag na lang pong bagitin. Wala kayong kailangan sa kanya. Pero siya ang nangangailangan ngayon ng boto ninyo. Nagmamayabag itong si Kapitana. Samantalang nakakalimutan yata niya na tumatakbo bilang konselangot ang kanyang asawa na kuladidong ni konsehala. Mapagmataas. Make more time. Mapagmayabang. Diyos ko, alam nyo, ganti nyo, huwag nyong iboto ang asawa ni Kapitana na si Kapitan Dumeng sa pagkakonsehal. At saka dapat lang naman na huwag nyong iboto kasi kakampi niya yung demonyo dyan sa Ramon Isabela. Diba? Ito pa. Pangalawang sumbong, shoutout din sa kapitan namin na pinapahingi lang sa ibang barangay, pinapamigay sa ibang barangay yung bowl, samantalang sa mga kabarangay niya, binabayaran ng worth of 135 pesos kada isang pirasong bowl. Kinangitang bowl yan. Ano bang klase bowl yan? May ginto ba yan? May kasama bang kayamanan yan? Samantalang bakit ipinapamigay lang doon sa kabilang barangay sa'yo, binibenta mo, kapitan? Anong meron dyan, kapitan? Kapitan, ang dami mo ng problema dyan, kapitan. Sa iyong barangay, kapitan, pati pakikipagkuladidang, kapitan. Napaka-immoral mo naman. Ngayon, dati katangahan mo lang dahil hindi mo maayos yung binakuran na barangay road. Ngayon, dumadami ng kasalanan mo. Ay, Diyos ko. Di ba pwedeng umatra-atras ka na sa laban, kapitan? Sayang lang ang pera mo. Ay, oops. Hindi pala nasasayang ang pera mo, kapitan. Kasi sabi nila, sa tuwing tumatakbo kang kapitan, ay konsehal, nagkakapera ka pa imbes na ikaw gumagastos. Mukhang pinagkakakitaan mo daw yung pagkandidato mo ng konsehal. Yan lang naman. Wag na lang po i-mention pangalan ko, Sir BT. Salamat po. Ayun, maraming salamat din po sa inyong tiwala, mga kapatid, sa pagsusumbong ng mga ganito mga kalokohan din sa inyong barangay, lalong-lalo na sa inyong bayan. Nakakahiya naman pala itong mag-asawang ito. Sobra. Abot hanggang nerve. Nerve lang ah, hindi nerves, no? Nakakahiya. Mapagmataas ka samantalang ikaw ay politiko. Aba, alam nyo, mas mayabang na naman siguro si Kapitan. Kapitana Mameng, no? Mas mayabang na naman si Kapitana Mameng kung sakaling lalabas na konselamot itong kanyang asawa. Kurado yan. Kaya ang gagawin niyo mga taga Ramon Isabela, ngayong kilala niyo na itong si Duming Estepanyo na may kuladidang, hindi niya magawa na maayos yung pagiging barangay captain niya sa kanyang barangay, paano niya kayo mapagsisilbi ang buong Ramon samantalang yung barangay niya hindi niya maayos? Nagbebenta ng bowl kahit libre naman sa kabilang barangay. Para-paraan na lang yung kupal na to eh. Ang sarap tuktukan ng ang buo. Ang sarap koknatan yung batok niya, no? Tapyasan mo ng tabas. Sobrang kakapalan ng mukha. Pag ganyan may mga usapin ka na, ha? Siguro, itong mag-asawang to, nung nagsaboy ng kahihiyaan ng Panginoon, wala sila, absent sila, no? Hindi sila nakasalo ng kahihiyan, no? Nung nagsaboy ang demonyo ng kapagkapakalan ng mukha, ayun, doon, present sila. Halos nasalo nila yung kalahati. Yung kalahati na kay Yorma. Tsaka sa pamilya nito.
Tayo, kakapal na mukha niya. Pag ganyan na makula, immoral. Nagkikipagkabit ang asawa niyan. Nagkikipagkabit kay kunsihal. Eh, yung ikaw kapitan, nagkikipagkabit ka kay kunsihala. Puta kayo, nag-iiyutan pa kayo sa CR. Pukin ang ina niyo. Mga immoral. Tapos ngayon, tatakbo-takbo kang kunsihal. Ang kapal na mukha mo. Tang ina mo, tapaang ang doon. Bundong tarupa mo, naliman. Ha? Kaya magagawa nyo lang, ha? Kayong mga taga-Aramon, siguro. Alam nyo, huwag kayong buboto ng immoral na tao. Yung may mga kabit, yung mga sugarol, yung mga nagnanakaw ng kababayan, yung walang kwenta, hindi niya maayos-ayos yung lugar niya, tapos tatakbo siya sa mas mataas na posisyon. O yung iyong ibuto yun. Sayang lang ay binabay, sayang lang ang pinapasahod ng gobyerno sa ito. Kaya yun, maraming salamat doon sa nagsumbong. And thank you so much. At mabuhay po kayo. Salamat. Thank you.